Simula po ng 2005, nagsimula nang kaming magtago-tago ng pag-uuling. Noon, yung wala pa pong nagpuputol ng bakawan, ay napakaganda po yung kita. Sa ngayon po ay medyo bumaba dahil po dyan sa mga nag-i-illegal po dito sa amin. Ito po ang koral namin, napapasok ba ng mga dayuhan, ano ng cyanide, dynamite? Kaya pinatawag namin po yung mga lahat ng nag-i-illegal po dito sa amin. At nagkaroon ng orientasyon ng CTI at nangako sila na hindi na sila muling magpuputol ng bakaw. Pagkatapos po ng meeting ay nag-ano ng mga training para po sa kanila panibagong hanap buhay. Kaya pagkatapos noon, siyempre binigyan na po sila ng kanilang pangsimula nilang panghanap buhay para sa mag-seaweeds po. Bukod po dito sa seaweed, so nagtanim po kami ng mangrove. Nasa 10,000 plus po na mangrove binatanim namin. Mga binipisyo pa rin po silang binay, parehas niya sa mga gardening po, sa mga gulay bang. Tapos may mga yun, sa mga lambat po natulong sa amin na bibigay. Nung mag-start po yung seaweed, so isa na po kami nakapigil din kahit papano kasi kumbaga hindi sila makaporma. So, nakakapantulong po kami sa kaligasan na makabantay. Tausan yata yun, sir. Nag-umpisa sila, marami na silang ginagawa. Bombing, tari-tari, troll, yung sodium. Tinuod, pag binamito ni mo, anak, magkakuha ng isda, magkapalit ng bugas. Pero wala ni mo ginauna pila ang imong adaot dito, ang damage. Magkakuha kag 1,000 pesos, dili lang 1,000 pesos ang damage ni mo. Nagpunta dito sila yung mga taga CTI. Ngayon, mayroon na kaming natanggap na tulong. Kaya yung patuloy, pati yung pangka. Nagtanim kami ng mangrove para proteksyon din sa mga kalamidad. Yung mga livelihood namin, dati 10 lang yung fish pot. Ngayon, sa binigay nila, 40 plus, ganun. Sa ngayon, kami umaasa na babalik ang kalikasan namin dito sa aming barangay at kami tutulong upang mapaganda namin uli ang aming karagatan.